Magandang morning mga kusina. Samahan niyo ako dito sa aking munting garden para mabitas ng pichay na gamitin ko ngayon sa pagluto ng aking honggo pichay isado with buto. Tara, samahan niyo ako mamitas ng pichay. Mga kusina, dito ko pala siya lulutuin sa aking kalandioling. Sa di pagmamayabang, no? Pero ikikwento ko din lang akong gumawa nitong kalan na to. Ayun, mas subukan ko kung mainit siya, pwedeng makaluto. Pero huwag kayong mag-alala, safe naman tong lugar. Meron naman ako dito, mini fire extinguisher. Ito po siya, bagong refill lang po. Na, kung dito na po yung aking kasangkapan sa gagawin kong nino ngayon, yung pichay munggo bisalo with buto-buto. Ito po siya yung munggo, binabad ko na po siya bago mag Holy Week. Kaya yan, malasala po. Ito po yung gagamitin kong buto-buto mula sa tribo ng Hibok-Hibok na makita sa Mount Sinai. Tapos ito naman po yung kamatis, sibuyas, saka bawang, yung aking asin mula sa Pacific Ocean, yung aking pamintang durog, binili ko pa mula sa Baclaran, at yung aking pinagmamalaking pichay doon sa aking mini hardin. Ito po siya. Ito na mga kusina, nagbabaga na siya. Una kong gagawin, papakulo muna ako ng tubig para pakuluan natin yung buto-buto. Pag ako kasi nagluluto, hindi ko nirektang lutuin. Pinakuluan ko muna para matanggal yung mga dumi, dugo. Yan mga kusina, papakulo muna tayo ng tubig. Na, kulo na po siya, ilalagdag na natin tong tong buto. Pakukuluan lang po natin siya mamaya para matanggal yung mga dumi. Ito yung mga itong bubbles. Mga kusina, ito po yung sinasabi ko kanina na marumi. Itong mga bula na to, tanggalin po natin. Dumi kasi ito eh. Ito. Yan po siya. Tanggalin po natin siya. Linis na siya. Sunod naman natin yung munggo. Para habang lumalambot yung yung pork, siya namang sumasabay yung pagkaluto ng munggo. Yan mga kakusina, luto na po yung ating munggo. Tingplan na po natin ng asin na galing sa Pacific Ocean. Naaayon po sa inyong pan. Tapos
Sunod po natin yung ano, paminta na binili ko pa sa ano, baklaran. Isang suspan po. Suti lang natin yung bawang. Yan po siya. Hintayin lang po natin siya na ano, mag-golden brown. Parang ganito. Nakakadagdag din kasi ng lasa yung aroma ng bawang dun sa ating ginisang munggo. Sunod natin yung sibuyas po. Ayan. Kaya lang natin siya maluto. Para hindi po siya madaling mapanis. Sunod naman natin yung ano, kamatis. Suti lang po siya. Ganyan. Sunod lang natin siya na maluto. Sunod naman natin yung ginisa natin kaninang sibuyas, bawang at saka kamatis. Yan nga mga kusina, luto na ating monggo pechay gisado with buto-buto. Ito na yung huli natin nilalagay, yung aking pechay mula sa aking mini hardin. Mga kusina, ito na po ang ating monggo pechay gisado with buto-buto.